po ang isa sa initiators ng CARMMA o Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang. Pamilya niya ang nanguna sa pagsasampa ng class action suit sa Hawaii. Alam ko po ang marami sa atin. Ngayon, ang wala na sa piling namin. Layas na natin ang mga Marcoses ng 1986 at ngayon ay nag-revise nila ang history. Hindi yung pwede yan sa amin. So, maraming salamat po. At nandito kayo sa piling namin. Ngayon. Sapagkat ako'y kwarto na aircon. Pinagkubad ako ng sapatos at binuhusan pa yung sahig na simento ng tubig. Pagkatapos doon, iniligay yung wire dito sa aking kamay. Pinilipit yan at para naka-attach sa isang field telephone. Pagka ayaw nila ang sagot ko sa kanilang tanong, iniikot yan at ang kuryente pumapasok sa aking katawan. This year, as we celebrate Cordillera Day on April 24, which is when Magdi Indulag was murdered, we will remind the Cordillera people that Magdi Indulag sacrificed his life in defense of indigenous people's rights against the dictatorship, and that we should never allow the return of the Marcoses to Malacanang. Ang taong simbahan ay nagsasalita din. Huwag nating iboto at pabayaan na mga Marcoses ay muling makabalik sa Malacanang. Huwag bawat isa sa inyo, alam ko, ay may kanikanyang kwento ng kalupitan at paglabag sa mga karapatang pantao. Kulang ang isang araw, isang linggo, isang kapuhayan upang mailakak ang lahat-lahat ng ating sinapi, tiniis, ipinagdusa at ipinaglaban. The Supreme Court defined the ill-gotten wealth of the Marcos family as those in excess of their total legal income. We have a duty for our children and our children's children to stand again. And if ever we should do it now. To the younger ones, we urge you to carry on. The answer is in your hands. Maraming salamat.